Kumain kayong kagdali ng kapayapaan upang ang Panginoon ay mahali at panggitan. Salamat sa Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa mga pari. Jesus, pari magpakailanman, ingatan mo ang lahat ng mga pari
sa kandungan ng iyong kamahal-mahalang puso upang walang makasaling sa kanila. Panatilihin mong walang bahid ang kanilang banal na mga kamay na sa araw-araw ay humahawak sa iyong kamahal-mahalang katawan. Panatilihin mong walang dungis ang kanilang mga labi na araw-araw ay nililinis ng iyong kamahal-mahalang dugo. Panatilihing malinis at di makamundo ang kanilang puso na may dakilang tatak ng paggapari. Paligiran mo sila ng iyong banal na pag-ibig at ipagsanggalang sa mga makamundong bagay. Basbasan mo ang kanilang gawain ng saganang bunga at naway iyong kanilang pinaglilingkuran ay maging ligaya nila at aliw dito sa lupa at sa langit, sila nawa ang kanilang walang hanggang tagumpay. Panginoong Jesus, ako ay nagsusumamo para sa tapat at masigasig na pari, para sa di tapat at nanlalamig na mga pari, sa mga paring gumagawa dito o sa ibang bansa, para sa iyong paring natutukso, para sa iyong nalulungkot at napapabayaang mga pari, para sa mga batang pari, para sa mga nag-aagaw buhay na mga pari, para sa mga kaluluwa ng iyong mga pari sa purgatorio. Higit sa lahat, itinatagubilin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring naggawad ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, ang mga paring dinaluhan ko sa pagmimisa at nagbigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo sa akin, ang lahat ng mga paring pinagkakautangan ko ng doob sa anumang bagay. O Jesus, panatilihin mong malapit sila sa puso mo at padaluyin mo sa kanila ang biyayang umaapaw, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maligayang pagdating sa ating pagdiriwang ng Banal na Misa. Tayo ay nagdiriwang na 33 linggo sa karaniwang panahon. Ialay natin ang Eukaristiyang ito bilang pasasalamat sa mga kaloob na ating tinanggap mula sa Panginoon. At nawa, magamit natin ang mga biyayang ito na kalugod-lugod sa Kanya. Ang paring mangunguna sa ating pagdiriwang ngayon ay si Reverendo Padre Bong Gino. At sitayo na po ang lahat. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, pinagpapala mo ang mga taong nakikinig sa iyong mga aral. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, hangad mong maging handa at gising kami sa iyong pagdating. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng talino para gamitin sa mabuti. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nagtatapos sa isang awit ng papuri para sa huwarang ina at asawa ang aklat ng mga kawikaan. Inilalarawan siya bilang babaeng ginagamit ang kanyang mga talento para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at ng mga mahihirap. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at sa kanan lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon
ay pupurihin ng balana. Ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na at hikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapalanawan ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ipinaalala ni San Pablo na maging gising tayo para sa pagdating ni Jesus. Naghahanda para sa araw ng Panginoon silang mga nasa panig ng liwanag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Pag sinasabi ng tao, ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po na. Manatili siya sa ating lalagi at mamumungang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan.
Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Umayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at pinangalakal iyon, at tumubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon na mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, "Panginoon, eto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Eto pa ang 5,000 piso tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa mas malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, "Panginoon, ito po ang binigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa mas malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. "Alam ko pong kayo may pit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aari sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo." "Masama at tamad na alipin," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko di sana'y may nakuha kong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ito ang moto ng mga taong tamad. Kung may balak kang gawin ngayon, huwag mo nang ituloy para may gagawin ka pa bukas. Yan ang moto ng tamad, no? Kung may balak kang gawin ngayon, huwag mo nang ituloy para may gawin ka pa bukas. Marahil ay nasasalamin din sa atin kung minsan ang ganitong pag-iisip o pag-uugali. Marami sa atin ay mahilig ipagpabukas ang mga gawain na maaari namang tapusin kaagad. Pag ating pinalikan yung kwento sa Ebanghelyo, ano nga ba ang kasalanang nagawa noong 3rd alipin na pinagkatiwalaan ng pinakamaliit na halaga? May ginawa ba siyang masama? Wala. Nilustay niya ba ang salapi ng kanyang amo sa sugal o bisyo? Hindi. Ano ang pagkakamaling nagawa niya? Wala. Yun ang pagkakamali niya, wala siyang ginawa, no? At ito
ang pinakaiba doon sa dalawang aliping nauna. Meron silang ginawa doon sa salapi ng kanilang amo na pinagkatiwala sa kanila. Nadoble nila yung halagang iyon. Pinalago nila yung iniwanan sa kanila ng kanilang amo. Samantalang yung ikatlo, alagang literal, sinunod niya yung bili ng kanyang amo, patubuin. Ayun, binaon niya sa lupa, akala tutubo. No? So ito ay halimbawa na naman na tinatawag na mirror parable. No? Mirror parable. Sumasalamin sa bawat isa sa atin. Tayo ay pinagkatiwala ng Panginoon ng salapi. Iba't ibang halaga ayon sa ating kakayanan. Ang salapi ay tumutukoy sa lahat ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang salapi ay maaring kakayanan, katalinuhan, angking kagandahan, no? Katangian o maging mismong kayamanan. Magandang pansinin na hindi dapat ikumpara kung mas maraming tinanggap ang iba sa atin. Ang mahalaga ay pagyamanin natin anuman ang ipinagkaloob o pinagkatiwala sa atin. Para tayong mga containers, no? Yung mga containers ng tubig, may drum, may timba, o may tabo. Iba-iba yung laki. Ngunit ang mahalaga, napupuno natin ito ng tubig. Kasi sinlaki ka man ng drum, yung biyayang pinagkaloob sa iyo, eh kung wala namang tubig, ibig sabihin hindi ka nagagamit, bali wala pa rin yon. Mabuti pa nga yung tabo na puno ng tubig na itutulong o nabibiyayaan ng iba. So tandaan natin, tayo ay mga katiwala lamang. Darating ang araw, susulitin natin sa Diyos yung ating pinagkatiwala sa atin. Magsusulit siya sa biyayang binigay niya sa atin. Nakakatakot na marinig mula sa Diyos yung mga kataga sa Ebanghelyo nagsasabing masama at tamad na alipin. No? Masama at tamad na alipin sapagkat hindi natin pinalago yung mga biyayang pinagkatiwala sa atin. Pag matulog, no, pwede nating subukan na gawin ito. Kukuha ka ng isang papel. At doon sa papel na yon, isulat mo lahat ng biyayang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. At pagkatapos, tanungin mo kung nagamit mo ba ito para lumago ka sa iyong sarili at para makatulong ka sa ibang tao. May kwento, tatlo magkakaibigang hayop nagpapayabangan kung sino sa kanila ang nagbibigay sa kanilang amo. Ang sabi ng manok, ako buwan-buwan, nagbibigay ako ng itlog sa ating amo. Yun lang, sabi noong kambing doon sa manok, eh ako araw-araw eh, nagbibigay ako ng sariwang gatas sa ating amo. Pero tahimik lang yung baboy. Sabi ng baboy, ako isang beses na ako magbigay, pero binibigay ko naman lahat ng aking sarili. Ibinibigay ko yung aking buong pagkababoy. So, my dear brothers and sisters, ano na nga ba ang naibigay natin sa Diyos? Baka tinitipid natin ang Diyos. Baka tira-tira lang ng biyaya na tinanggap natin mula sa Kanya ang ibinabalik natin sa Kanya. O baka naman binaon lang natin sa lupa ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Magandang larawan ang pinakita sa ating Ebanghelyo ngayon. At sana maibigay natin sa Diyos ang lahat. Mapagyaman natin ang buhay na ating taglay at ang ating buhay buong maialay natin sa Kanya. Sabi nga sa Ingles, our life is a gift from God. What we make of our life is our gift to God. Our life is a gift from God. What we make of our life is our gift to God. Amen. Tumayo po tayo, ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalaking Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng Kanyang Anak. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging instrumento nawa sila ng paglago ng ating buhay pananampalataya at mapagyaman ang kanilang talento sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, mapakinggan nawa nila ang tinig ng mamamayan para sa kapakanan ng bayan at hindi ng iilang tao na naghahangad ng pagmamalabis at kapangyarihang para sa kanilang pansariling interes. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan, makamit nawa nila ang ipinaglalabang kalayaan at hustisya laban sa pang-aabuso ng mga mapagsamantala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, magamit nawa natin ang talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang mapaglingkuran ang ating kapwa ng may pag-ibig at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao nating mahal sa buhay, makamtam nawa nila ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga talentong kanilang ipinamalas noong sila ay nabubuhay pa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, tunghayan mo ang mga pangangailangan ng iyong bayan na nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Oh,
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanai at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, nawang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Bergilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na malabiring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapala tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ako'y na, di na
espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at inanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Naniniwala akong tinanggap nga kita at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong painturutang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Horacio Imperata laban sa paglaganap ng coronavirus. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hiling kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at damay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagaring kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Caluso. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin ang banal na pakikinabang sa minawang pag-ibig ay lalong madagdagan ang ginawa namin sa pag-aalaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nais kong pabatid sa inyo na mula Lunes hanggang Biyernes, ang mga kaparian sa ating diocese, Diocese of Caloocan, ay magkakaroon ng annual clergy retreat. Mahalaga ito para sa amin na taon-taon nagkakaroon kami ng retreat, magkakasama kami mga pare. Pero kayong mag-alala kasi wala mang physical mass, meron namang online mass. Kaya may internet naman. Kaya tumutok lang kayo sa Facebook account ng ating parokya para sa patuloy na pagmimisa mula Lunes hanggang Biyernes. So mga pare ay sama-sama kami mag-retreat. Okay? So wala mo nang mamamatay ha? Kasi walang pare. Okay? So yun po, baka magulat kayo, walang mga pare. Pero may mga ilang pare na may iwan din, yung mga senior priests ng clergy ay may iwan sila kasi bawal sila lumabas. Ano? Pero lahat ng mga pare ay sama-sama, maliba lang doon sa mga seniors. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Puspusinawa kayo ng kanyang biyayang kailangan para magamit ninyo ang mga ito ng buong pasasalamat, katapatan at sa diwa ng paglilingkod sa inyong kapwa. Amen. Patuloy niya nawa kayong pagkalooban ng saganang mga biyaya, lalo na ng kalusugan mga kaibigang tapat at kapayapaan. Amen. Gawin nawa kayo ng Diyos na mga kasangkapan ng kanyang pagkabukas-alad, lalo na sa mga dukha
may sakit at mga itinakwil. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.